kasama natin si John Paul at ito ang Liwa Part 2. Let's go! Tutuwa po takin dito ang kuto ko yung bag. Welcome to Roadie Daily. At nandito tayo ngayon sa Liwa. Let's go! We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted out of our minds. Until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs, stay out all night until we're happy, until we're happy, until we're happy. At ngayon dito sa part 2, tunghayan nyo at i-explore natin ang kabila ng Liwa kung saan matatagpuan ang iba't ibang circles nito. Let's go! Ang ating first spot, etong sikat na tindahan ni Mami Pobis. Halos lahat na yata ng mga pumupunta sa Liwa ay nakakain na dito. Dito ang bagsakan ng mga kakain ng almusal, gustong kumain ng lunch, at gustong kumain ng dinner. Napupuno ito umaga pa lang. Hapon hanggang gabi, minsan kailangan mo pang pumila dahil sa sobrang dami ng mga taong kumakain dito. Alright, so kung pumupunta ka dito, comment down below kung ano ang paborito ng ulam na ino-order mo kay Mami Pobis. So explore pa natin yung iba. Tara, let's go! Usog lang tayong konti dahil tabi-tabi na sila dito. So ngayon, nandito tayo sa Sestra. Sa Sestra, napaka-presko ng lugar dahil napapalibutan ka ng iba't ibang klaseng punong kahoy. Dito sa may left side, nandito ang kanilang cafeteria. Tapos, dito sa may right side, nandito naman ang kanilang mga mushroom umbrella with chair. Kung mapapansin nyo, kahit maaga, ang daming nag-hangout dito sa Sestra. Because they serve breakfast and smoothies, decaf and non-decaf coffee dito sa kanilang cafeteria. Tapos, meron din silang mga iba't ibang klaseng mga pakulo na pwede mong gamitin. Katulad dito. Ito yung mga ginagamit ng mga surfer before sila sumalang sa dagat. They also have handy sports like table tennis na pwede mong laruin kung naiinip ka man. Or meron silang place dito kung gusto mong mag-work, kung naka-work from home ka man. At pwede mong takasan yung realidad na kahit nandito ka, pwede ka magtrabaho. O kaya naman, travel-travel lang. Putrip-putrip, may 10 milyon, ka-video call si Jowa, post ng picture sa IG, post ng video sa TikTok. Hi, buhay! At heto naman ang ruka. Ang ruka ang hangoutan lahat ng mga sanay na pumupunta dito sa Liwa para magpakawasak. Ito ang pinupuntahan namin bago ka umuwi dahil sigurado hindi mo na alam kung ano ang nangyari sa'yo kagabi. Sumilip naman tayo dito sa kabila. Ito naman ang tinatawag nilang payak.
di ko makakalimutan ang experience ko dito. Dahil ito ang first circle na sinama ako ng kaibigan kong si Matt. At dito namin nakilala lahat ng mga humble people bakit kami bumabalik ngayon sa Liwa. At bakit kami babalik at babalik pa. Dahil sa mga tao na nakilala namin dito na sobrang down to earth at napakabait. Ay, saan na pupunta? Lekubo! Pumimik na saan dyan ang tingal ko. Let's go! Saan pupunta to? Anong sayon? Saan pupunta to? Lekubo. Lekubo, okay, let's go. At heto na ang gustong puntahan ni John Paul. Gusto niya talaga kagabi pa na pumunta ng Lekubo. It so happen ngayon, hindi na kami nakapasok dahil lahat ng mga guests nila ay naghahakot paalis. So hindi namin mapasok, hindi kami makadaan using our ATV. So we look for another spot kung saan kami pwedeng lumabas dahil naalala namin 30 minutes lang pala ang palugit namin para sa ATV na to. At heto ang mga susunod na pangyayari, paano kami nakauwi agad. Naulinom ka kayo na eh? Bulangan mo? Bulang ka? Bulang ka to? Bulang ka? O, paano na yun? Sa totoo lang ha, kahit wala akong hiya, pero nung una ako nag-vlog, hindi ko alam ano ang gagawin ko. Kaya lang, may nabasa ako. Ang sabi nila, wear it like an armor and the world cannot use it against you. Tanggapin mo lang, yakapin mo kung ano yan binigay sa'yo ng may kapal yan. Tignan nyo naman si John Paul, napaka-confident niya na ngayon kesa dati. Thank you for watching Roll the Daily. Bye-bye! By the way, I'm John Paul Carrion, a.k.a. Balat.